Nagpaabot din ang pahihiramay ang ilang mga miyembro ng gobyerno sa pagpanaw ng batikang mamamahayag na si Mike Enriquez. At kabilang sa mga nagbigay pugay sa kanyang legasiya ay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco. Ang dating tagapagbalita, siya nang ibinabalita ngayon. Isang malungkot na bahagi ng kasaysayan sa industriya ng pagbabalita sa Pilipinas ang naitala kahapon. Ito'y kasunod ng pagpanaw na itinuturing na isa sa mga institusyon ng pamahayag sa bansa. Sa statement mula sa GMA Network, malungkot nilang inanunsyo ang pagyao ni Enriquez kahapon sa edad na 71. Ang dedikasyon ni Enriquez ayon sa GMA Network ay magisilbing inspirasyon sa lahat. Ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang network at media company, hindi rin naitago ang pagluluksa dahil dito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagparating ng kanyang pakikiramay sa pamilya at mga naulila ni Enriquez. Binigyang pugay niya rin ang dedikasyon nito sa paglilingkod sa mga Pilipino sa pamamagitan ng aniyay patas na pagbabalita. Si Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, na isa ring dating journalist, nagpahayag din ng kanyang pakikiramay sa nangyari kay Enriquez. Kasangga sa paghatid ng tapat at walang kinikilingang balita ang pagsasalarawan ng kalihim sa yumaong GMA News Anchor. Malaking legasiya naman ang iiwan ni Enriquez sa mundo ng pagbabalita ayon kay Senate President Meg Subiri. Mamimiss aniya ng taong bayan ang kanyang boses sa radyo at telebisyon. Si Representative Elizalde Co, na chair ng Committee on Appropriations, sinabi namang dinepensahan ng batikang mamamahayag ang mga voiceless at powerless gamit ang kanyang sariling boses at prinsipyo sa pamahayag. Nagpasalamat naman si ACCIS Partylist Representative Erwin Tulfo kay Enriquez sa serbisyo nito sa bayan. Ayon kay Tulfo, na galing din sa broadcasting industry bago naging isang mababatas na wala ng pilar ang Philippine Broadcast Journalism. September 29, 1951, nang ipinanganak si Enriquez. 1995, nang siya ay pumasok sa GMA Network. Taong 2018, nang siya ay sumailalim sa heart bypass. 2021 naman, nang siya ay sumailalim sa kidney transplant. Mula sa PTV, ang amin rin pong pasalamat at pamaalam sa iyo, Sir Mike Enriquez. Alan Francisco, para sa bayan. Kami din po dito sa Sentro Balita, Audrey, ako at ang lahat po ay nagpapaabot ng pakikiramay sa mga naulila, sa pamilya at sa kasamahan ni Mike Enriquez. Amin din pong binibigyang pagkilala ang kanyang mahalagang papel bilang haligi ng broadcast media at paghahatid ng serbisyong totoo sa mga Pilipino.